tulad nito ay hindi po tama. So yung ngayon ano, tawag diyan. 'Di ba? Umiilaw-ilaw pa yata 'yan. So mali po ito, hindi niyo pwedeng gawin tong ganito. Hulit po nito 5,000 pesos, 'di ba? Hologram ang tawag nila dito. Ayun. Multa 5,000 pesos. Hello mga kaibigan. Ayan mga kaibigan natin diyan. So, welcome ulit sa ating bagong video. Kung magustuhan niyo 'tong video to, huwag mo kakalimutan mag-subscribe and hit the bell button. Kung magugustuhan mo, kung hindi naman, okay lang. So, ayan, sineshare ko lang yung aking idea o sineshare ko lang yung mga na-research natin. And then syempre, yung mga napapanood natin kay Colonel Busita, alam naman natin sa si Colonel Busita isa sa mga sabihin natin kakampi ng mga riders, so i-rider sabi nga. So hindi natin pinopromote yung kanilang ano, pero pag tinignan mo naman talaga, marami talagang natutulungan si Colonel Busita o yung kanilang RSAP. Okay, so balikan natin, unulit ko, hindi natin pinopromote si Colonel Busita ha, so baka mamaya mag-misinterpret nung iba na pinopromote natin. Okay, marami sa atin ang umiidolo kay Sir Colonel Busita. Si Colonel Busita, syempre alam naman natin kakampi ng mga riders. Okay, so isa sa mga napanood ko sa kanyang video ay yung isang plaka na hinahuli, tapos may authorization pa siya. Diba? May authorization letter, nagkataon law na nagmamadali yung isang police na nakahuli, and then tinikitan siya. Ngayon, pinaliwanag yun ng mabuti is ganito. Sabi nga niya ni Colonel Busita, so tatlo yung ating plaka. So ganito yon. Yung unang plaka natin, mga katrops, eto yung sinasabi na MV file number. So tulad nito yon. So ganito. Pero wag yung gagayahin itong ano to ha. So MV file number, paglabas ng ORCR, meron siyang nakalagay na MV file number. Saan yung makikita MV file number? Mga katrops, nasa CR po yan. Yan. Ganito yan o. Nandito sa loob ng CR yan. Yan. So dito na sa may right side, pag tinignan nyo, pag nakaharap kayo, nasa left side. So ngayon dito, ito po yan. Yan. MV file number na yan. Ngayon, kung magpapagawa kayo sa mga store na gumagawa ng temporary plate, alam na po nila yan. 11 digit lang po ang kinukuha nila. Halimbawa, kapag region 4A, 04 dash blank 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 blank, 11 digit po yan. So parang ganyan to, region 4A, so yan o, 11 digit yan. Ito temporary lang to, hindi to totoo to, ano lang to, parang sample lang to. So yan, so yan yung digit na yan. So okay, yun ang unang-una natin ginagamit, ang temporary plate kapag wala po tayong plaka. Ngayon, ano yung pangalawa natin? Yung pangalawa natin mga katrops na plaka, ito yung virtual plate. Ano ba yung virtual plate? Ito mga katrops ay pagdating ng ORCR natin, meron na nakalagay doon na plate number. So yung plate number doon is nakalagay na dito. So ganun din, nakalagay din po siya doon sa right side. Pag naka, ay, nulit ko ha, pag dito, nasa right side. Pero pag nandito, nandito siya. Pag nandito, pagkaharap kayo, syempre dito, tingnan natin. Eh, nasa left side po siya. So, nakalagay doon. Yung MV file number mo is magiging plate number. Ayan, dito sa may gitna na siya. Ayan, dito, ay, sorry. Ayan, sa may gitna na to. Ito yung MV file number. So, ito na yung plate number. So, dito na mapapalagay yung plate number. So, yun yung tinatawag nating virtual plate. Ngayon, ang tanong, papagawa ba ng temporary plate na nakalagay yung virtual plate? Oo, hindi. Base dun sa sinabi ni Colonel Busita, mamaya natin pag-usapan yan. Yung pangatlo muna, yung pangatlo ay ito yung tinatawag nating license plate. So, ang license plate natin ay katulad yung mga nadyadyan. Yan, yung mga sample natin yan na binigyan ka na ni LTO ng yero. Ngayon yung malaki, may color coding na yan. Tapos nakalagay na dun yung 3-digit na number, tapos 3 letters. Ayan. So, 2016, 17, 18, 19, ganito pa yung size niya na yero. Okay? So, balikan natin yung sinasabi ko kanina. Sabi, meron ka ng virtual plate. Di ba? So, anong gagawin mo? Magpapagawa ka ba ng virtual plate dito? Or, mag-i-stick na sa temporary plate na MV file yung number. Ganito mga katrops. So base dun sa paliwanag ni Colonel Busita. Ayan, so syempre shoutout kay Colonel Busita. Ayong sabi,
Okay din gumamit tayo ng virtual plate. Pero kailangan mong kumuha ng authorization. So, kailangan authorization. Yung kaya lang, problema yung nakaraang ang nahuli, eh may authorization letter na rin siya. Pero nahuli pa rin siya. Diba? So, much better or mas maganda, eh, kung magpapagawa po tayo, is yung MV file number na lang. Yan ito. Kasi, wala pa pong binibigay mismo si LTO na sa atin ng plaka. No, MV file number ang gamitin natin sa legit na size ng plaka. So, ano ba yung legit size ng plaka? Ganito po yun, mga katropes, ganito. Legit na plaka yan. So, ganun. Puti yung background. Pero, ano ah, ito yung sample na hindi nyo pwedeng gayahin. Kasi may multa to na 5,000 pesos. Sa sample ko lang ah, imagine nyo na lang, pasensya, wala tayong hawak na ano eh. Yung talaga ano. So, ayan, yan. Pakikita ko sa inyo, ayan. Yan po talaga ang ating legit na temporary plate na pwede natin gamitin, MV file number. So, nakalagay dyan, yung registered sa taas, tapos MV file number, yung region, at syempre yung dealer. So, yan lang po ang pwede natin gawin at pwede natin gamitin. Kulay puti yung background, tapos kulay itim yung text. Yan lang, mga katroops. Ano ba yung mga sample na bawal? Ito. Yan. Bawal po to. Multa, 5,000 pesos. So, ano pa ba yung mga bawal? Siyempre, pag yung pangit yung text, bawal na rin po yun kasi huli na rin 5,000 pesos. And then, yung basag o kaya putol, bawal na rin po yun. Yung may design, bawal din. Di ba yung iba, kulay black tapos gold? Bawal din po yun. Yung iba, meron pang logo na kung ano-ano. Bawal din po yun. Mga troops, alam nyo ba sa Mandaluyong, ang dami na pong nahuli ng ganyan. Ang dami pong nahuli na rin na customized na kalang temporary plate. So, mga troops, pangit man sabihin, pero napakasimple lang po. Sundin lang natin yung sinasabi ni LTO para wala tayong abirya sa kalsada. Wala tayong abala. Diba? Sundin nyo lang yun yung sinasabi ko. Yan, ganyan lang po ang gawin natin. Temporary plate. So, pakiusap lang mga troops. Sumunod lang tayo sa LTO para wala tayong maging abirya. Diba? Okay? So, huwag initulo kapag tayo nakipagtalo pa sa LTOs or sino mang enforcer nakahuli sa atin, eh, wala rin tayong magagawa. Diba? Totoo lang yun. So, mag-complain na lang tayo. Okay? So, yun lang mga katropes. Simple lang pinag-usapan natin. Napakadali lang pinag-usapan natin. Pero, gusto ko lang i-point out sa inyo na tulad nito ay hindi po tama. So, yung ano, tawag dyan. Diba? Umiilaw-ilaw pa yata yun. So, mali po ito. Hindi nyo pwedeng gawin itong ganito. Huli po nito 5,000 pesos. Diba? Hologram ang tawag nila dito. Ayan. So, paano mga katropes? Maraming salamat sa inyo. Salud sa inyo, right safe always. Siyempre, shoutout muna tayo kay Brixton Online Marketing, kay Helmet House, and shoutout sa inyo kay Sir and Mrs. Sprint, me and you. Immortal Bag, Immortal Moto Bag yan. Maraming salamat sa pag-suporta kay Papa Henry. At syempre sa inyo na walang sawang sumusuporta kay Papa Henry. Okay, so mga kaibigan, huwag nyo nang kakalimutan i-follow yung aking page. So tuloy-tuloy na po tayo sa aking page. So sana yung pag-suporta nyo kay Papa Henry dito sa aking YouTube channel, eh ganun din, supportahan nyo din po yung aking Facebook page na dyan na po sa baba. Okay? So, paano? Maraming salamat. Salud sa inyo. Ride safe always. God bless always. Because your family is waiting for you. Bye-bye!